kung si Baby Ama ay kabilang sa Sigisigigang at ang Sigisigigang ay mortal na kalaban ng Oksogang. Sino ang masasabing tatayo para sa Oksogang upang kalabanin ang Sigisigigang at tatapat sa tinuturing tirador ng Sigisige na si Baby Ama? Sino nga ba si Primitibo Ala alias Ebok, ang mortal na katunggali ni Baby Ama? Bago nating alamin yan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin mo ng subscribe button, ilike ang video ito at i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video natin. Simulan na natin. Si Primitibo Ala alias Ebok ay sinilang at lumaki sa probinsya ng Leyte. May mahirap na pamumuhay. Pero alam nyo ba na may pagkakahalintulad ang pagkakasakote ni Ebok at Baby Ama dahil sa pareho silang nahuli sa kasong pagnanakaw? Kung si Baby Ama ay nahuli at nakulong dahil sa pagnanakaw para sa kaibigan, si Ebok naman ay nahuli at nakulong dahil sa pagnanakaw para pambili ng gamot ng kanyang pamangkin. Dahil sa mga panahong iyon ay dumaranas ng matinding kahirapan si Ebok. Sinabayan pa nito ng pagkakasakit ng kanyang pamangkin. Nangailangan si Ebok ng pambili ng gamot para sa may sakit nitong pamangkin. Kung kani-kanino ito lumapit para makahiram ng pambili ng gamot, ngunit ilang beses itong tinanggihan. Sinubukan nilang humiram sa isang matandang lalaki na kalapit bahay nila, ngunit hindi sila pinahiram. Sa kabila ng alam naman nito na kailangan ito upang makabili ng gamot para sa may sakit na pamangkin ni Ebok. Dahil dito ay nagdilim ang paningin ni Ebok, kaya kinuha nito ng sapilitan ng pera sa matanda. Agad namang ibinili ito ni Ebok ng gamot, ngunit hindi na ito nahintay ng kanyang pamangkin dahil nasawi na ito bago pa may dala ni Ebok ang gamot. Dahil sa sapilitang pagkuha ni Ebok sa pera ng matanda ay hinuli si Ebok at ang kanyang pinsan. Nahatulan sila ng 2 taon na pagkakakulong sa Bilibid Prison sa Munting Lupa. At dito niya nakilala si Marshall Ama alias Baby Ama. Hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na sa loob ng Bilibid ay may kanya-kanyang pangkat ang mga preso. Dahil dito ay hindi may iwasan ang pagkakaroon ng alitan na nauuwi sa away pangkat. At ang masama pa ay nagbubunga ito ng malawakang riot sa loob ng Bilibid. Dahil napunta sa selda ng mga Oksogang si Ebok, at bagong pasok pa lamang ito ay hindi may iwasan na pag-initan siya ng Sigisigigang, ang mortal na kalaban ng Oksogang. Dahil si Baby Ama ang pangunahing tirador ng Sigisige at tinitingala ng kapwa preso, ay malaking sampal sa kanya na kalabanin siya ng bagong pasok lamang na si Ebok. Ilang beses nagtagpo ang landas ng dalawa, pilit nilang tinutumba ang bawat isa. Si Baby Ama ang tipo ng tao na ayaw magpatalo, samantalang si Ebok ang taong gustong magbago at hintayin na lamang matapos ang sintensya nito sa kanya. Ngunit sadyang lapitin siya ng gulo kahit anong iwas nito. Nagkaroon ng malaking problema ang kasintahan at kapatid ni Ebok dahil dito ay ginusto niyang makatakas. Naging matagumpay naman ang pagtakas ni Ebok sa tulong ng kapwa preso nito. Pagkalabas ay may sumalo at tumulong sa kanya para makapagtago. Dahil sadyang lapitin ng gulo si Ebok, ay nasangkot na naman ito sa kabi-kabilang gulo at napasama ito sa mga grupo ng mga kriminal. Dahil dito ay madali siyang natunton ng mga pulis na huli at palik-bilibid na naman si Ebok. Sa pagbalik ni Ebok sa munti ay lalong lumalim ang hidwaan ni Baby Ama at Ebok. Dahil sa malalim na alitan ng Oksogang at Sigisigigang, samahan mo pa ang pagmamatigasan ni Ebok at Baby Ama ay nauwi ito sa isa sa pinakamalaking riot sa Bilibid na ikinasawi ng 9 katao. Dahil dito ay pinatawan si Primitibo Ala alias Ebok at Marshall Ama alias Baby Ama ng kamatayan sa pamamagitan ng Silya Elektrika noong October 4, 1961. Namatay si Baby Ama sa murang edad at sa awa ng Diyos ay nabigyan ng pagkakataong mabuhay si Primitibo Ala alias Ebok. Makalipas ang 14 na taon ay nakalaya si Ebok, nagawaran siya ng conditional pardon at ginugol niya ang kanyang kalayaan sa maliit na probinsya ng Leyte kasama ang kanyang pamilya.